Isa sa pinakamahirap na sitwasyon sa relasyon ay yung hindi ka napapriority ng partner mo. Naramdaman mo na ba yung feeling na kapag malayo siya sa'yo o wala siya sa tabi mo, eh hindi mo siya nakakausap masyado. Hindi mo siya nakakausap via text, hindi mo siya nakakausap via call, hindi mo rin siya nakaka-chat. Tapos kapag nandiyan naman siya sa tabi mo, iba-iba naman yung inaatupag niya mga bagay. Halos hindi ka na niya nakakausap, hindi ka niya na nakakabanding, o hindi na kayo nagkakaroon ng quality time together. Yung pakiramdam na gusto ka niya o sinasabi niyang mahal ka niya, pero iba yung pinaparamdam niya sa'yo. Kung naramdaman mo na yan, isa yan sa sobrang hirap na sitwasyon at madalas na pinagmumulan ng away niyong dalawa. Kaya naman today, gumawa ako ng list ng mga bagay na pwede mong gawin para maging priority ka ng partner mo. Kaya what's up, kamusta? Welcome back to my channel. Dito na naman ang Unicode, Gary Opimo. Kung bago ka pala sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. Kung hindi mo pa na-like yung Facebook page natin, nandiyan niya sa description section below. Kung gusto mo ko i-follow sa social media account ko, nandiyan din niya sa description section below. Pakipollow na lang ako. So wala nang paligoy-ligoy pa, simulan na natin tong video natin. Let's go! So ano nga bang dapat natin gawin para i-priority tayo ng partner natin? Number one, focus more on yourself. Kapag nasa isang relasyon kasi tayo guys, nauubos na yung oras natin at panahon natin sa partner natin. Napupunta na yung atensyon at yung focus natin dun sa partner natin. Well, hindi naman masama yun sa relasyon at normal lang yun. At syempre, nagmamahal ka eh. Pero sabi nga ng mga matatanda, kapag sobra na ang isang bagay, nakakasama rin ito. Bakit ko nasabi to? Kasi syempre sa sobrang focus natin sa partner natin, nawawala na tayo ng oras para sa sarili natin. Wala na tayo ng panahon para alagaan at ingatan yung sarili natin dahil yung oras at panahon mo ay nakapokus na lang o nakatuon na lang sa partner mo. Sa pag-aasikaso sa kanya, sa pag-aalaga sa kanya, na minsan, sa sobrang napapabayaan na natin yung sarili natin, nagkakaroon na ng dahilan yung mga partner natin, hindi ka gawing priority. Now, ano bang dapat mong gawin para gawing kanyang priority? Invest time for yourself. Mas mahalin at alagaan mo yung sarili mo. Dati, hindi mawawala yung atensyon ng partner mo sa'yo kasi nakikita niya na independent woman ka at halos lahat ng lalaki ay gusto yung mga babaeng kayang tumayo mag-isa. At the same time, matatakot silang saktan ka dahil alam nila na kayang mabuhay kahit wala sila sa tabi. Okay, proceed tayo sa ikalawa. Ikalawang tip para i-prioritize ka ng partner mo. Huwag ka mag-initiative na mauna magparamdam. Sabi ko nga kanina, kapag nasa loob ka na ng isang relasyon o kapag may karelasyon ka na, yung atensyon, yung oras, at yung focus mo ay napupunta na lang sa kanya. At kapag ganun yung nangyari, yung partner natin, nagiging kampante na yan. Nagiging kampante na yan na palagi ka na lang nandyan sa tabi niya. Kaya hindi na siya gagawa ng paraan para magpapansin sa'yo. Hindi na siya gagawa ng way para mapunta sa kanya yung atensyon mo. Kasi kampante na siyang nandyan ka sa tabi niya. Kaya feeling niya, okay lang na hindi kanya gawing priority. Feeling niya okay lang na may gawin pa siyang ibang bagay o may mauna pang bagay na dapat siyang gawin kaysa sa'yo. So ano bang dapat mong gawin pagka nasa ganyan kang sitwasyon? Guys, bigyan mo ng time at respeto yung sarili mo sa pamamagitan ng hindi pagsagot agad-agad sa text o sa calls niya. Take note guys ha, hindi ko sinabi na huwag niyo siyang sagutin sa buong araw. Kundi take time lang. Bigyan mo lang ng oras yung sarili mo na mamiss ka niya kahit konti. Bakit? Kasi kapag nag-text siya tapos sumagot ka na kagad, tumawag siya at sinagot mo na kagad, iisipin niya na wala kang ginagawa at palagi ka na naghihintay ng text o tawag niya. At kapag ganun ang naisip niya, malaki yung chance na hindi ka niya gawing priority. Kasi alam niya na one text o one call away ka lang sa kanya. Alam niya na kapag tinext ka niya o tinawagan ka niya, sasagot ka kagad. Kasi iniisip niya wala ka namang ginagawa eh. Kasi pinapakita mo na one text o one call lang, nasagot ka na kagad. Kaya mas mainam na hayaan mo siya mag-initiative na mauna magparamdam para maisip niya na hindi lang sa kanya nakapokus yung attention mo. Okay? Sintay sa ikatlo. Ikatlong tip para mas i-priority ka ng partner mo is by being exciting. Isa sa mga rason kung bakit hindi na ginaganahan ng madalas sa atin yung partner natin na makipag-bond sa atin dahil iniisip niya na hindi ka exciting na tao o wala siya masyadong nararamdaman na excitement kapag magkasama kayo o magka-bonding kayo compare sa mga panahon na nagliligawan pa lang kayong dalawa. Actually guys, napakaraming paraan para maging exciting na tao. Pero ang isang key para maging exciting ka na tao o para mas maging exciting ka na tao ay kapag sinasanay mo yung sarili mo na lumabas sa comfort zone mo. Try new things na hindi mo pa natatry before.
Kapag kasi kampante ka at ayaw mong sumubok ng mga bagay na gusto mo namang gawin pero natatakot kang subukan, magiging paulit-ulit na lang yung nangyayari sa'yo, magiging paulit-ulit na lang yung routine mo kasi nandun ka lang sa loob ng comfort zone mo. Kumpara sa sinusubukan mong lumabas sa comfort zone mo, mas nagiging exciting ka na tao dahil may mga bagay na nagagawa ka na out of your league. Kaya naman for sure, mas gaganahan at ipaprioritize ka ng isang lalaki o ng isang tao o ng partner mo kapag exciting ka na tao. Okay? Proceed na tayo sa ika-apat. Ika-apat na paraan para iprioritize ka ng partner mo ay by making him invest more in your relationship. Ito na lang yun eh. Sabi nila, kapag ang tao ay namuhunan ng dugo, ng pawis o ng effort sa isang bagay, even yung napakaraming oras at panahon niya ay ginugol niya ron sa isang bagay na yun, mahihirapan niyan i-let go o pakawalan niyang bagay na yan. Kaya naman kapag yung partner mo ay hinayaan mo mag-invest ng oras, ng panahon, ng dugo at pawis niya sa relasyon niyo, for sure, mas ipaprioriti ka niyan at hindi ka niyan pakakawalan. Okay? Proceed na tayo sa ika-5. Last but not the least, ika-5 tip para i-prioritize ka ng partner mo ay dapat handa kang lumayo sa kanya. Sabi ko nga kanina, isa sa pinakamahirap na sitwasyon na pagdadaanan nyo sa isang relasyon ay yung hindi ka i-prioritize o maging priority ng partner mo. Kasi kapag hindi kanya priority, for sure matetake for granted kanya sa maraming bagay. At kapag naging ganun yung sitwasyon nyo, mas mapapadalas yung alitan, mas mapapadalas yung away, mapapadalas yung sleepless nights. At kapag nandiyan ka na sa stage na yan, napakiramdam mo hindi ka na importanteng tao para sa kanya. O binabaliwala ka na lang niya dahil may mas importanteng bagay siya na dapat pukusan kesa sa'yo. Dapat alam mo kung kailan ka lalayo. Lumayo ka hindi para sa kanya, kundi para sa'yo. Para mabuulit yung tiwala at respeto mo sa sarili mo. Minsan kasi kapag nagmamahal tayo, kahit minawalang hiya na tayo ng partner natin, hinahayaan lang natin . Kahit inaabuso, nasaktan na tayo, hinahayaan lang natin kasi iniisip natin na hindi tayo mabubuhay nang wala sila. Kaya kahit masakit, kahit mahirap, kahit bugbog yung katawan mo, natatakot kang sumugal, natatakot kang harapin yung sarili mo at nagtutuloy-tuloy ka pa rin kasi natatakot ka na baka kapag iniwanan ka niya, wala na mangyari sa'yo. Guys, I'm here to tell you na lagi mong pipiliin maging masaya. Hindi dahil kailangan mo maging masaya, kundi karapatan mong maging masaya. Kaya once na maramdaman mo na hindi ka na pinapriority at binawalang hiya ka na ng partner mo, lalong-lalo na at hindi ka na masaya sa relasyon, piliin mo ang sarili mo. Lagi mong pipiliin ang sarili mo. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Sa lahat ng OFW natin na viewers at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas, maraming salamat po sa inyong pagsuporta at palaging panunood sa mga videos ko. Road to 100K na tayo guys. Maraming salamat sa pagsuporta niyo palagi. At ikaw, kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na notification bell para updated ka sa mga bago na ating videos. At kung hindi mo pa na-follow yung Facebook page natin, nandiyan yan sa description section below. Pakifollow na lang. Kung gusto mo kayong follow sa social media account ko, nandiyan din yan sa description section below. Pakifollow na lang din lang. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. See you sa susunod na vlog. Ingat kayo palagi. God bless. Peace.